papa more. Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Maganda pong tanghali sa inyo, Popoy at Tony, at pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa na tulad ko. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jeje, 18 years old at isang mass communication student sa isang university dito sa Manila. Tuwing bakasyon namin ay nakakapakinig ako ng inyong programa at kung minsan ay nakikinig ako ng replay sa gabi o di kaya naman ay sa YouTube. Talagang nai-enjoy ko ang pakikinig sa mga istoryang ini-air ninyo kaya sana isa ang sulat ko sa mga mapapalad na inyong mapili na basahin at ibahagi sa radyo. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi sa lahat ng mga tagapakinig ang parting ito ng aking buhay na sana ay kapulutan ng aral ng mga kabataang katulad ko. Nakilala ko ang first boyfriend kong si Ryan sa isang event ng university na pinapasukan niya. Kay Ryan, feel na feel ko na mahal niya ako dahil sa mga message at status na pinopost niya sa Facebook ko. Kaso kung gaano niya ipinapakita sa lahat kung gaano niya ako kamahal, ay ganun din siya kaingat para itago ang ginawa niyang panluloko sa akin. Opo, Popoy at Tony, two-timer si Ryan. Nagkaroon siya ng iba habang kami pa. Kaya kahit masakit, ay nakipag-break ako sa kanya. And where do broken hearts go? Sabi nga ni Tita Whitney Houston. Eh di pumarty sa bar at umiinom para makalimot sa sakit na nararamdaman. Enjoy ba, bes? Naman! Ako pa ba? Uy, sure ka ba talaga? Oo nga! Promise! Promise! Swear to God, hope to die! Eh, baka naman dying inside ka dyan, ah. Hindi ka ba hurting sa ex mong si Ryan? Kainis ka naman, tingin. Huwag na nga natin pinag-uusapan yung mga patay na. Tapos na ang All Saints Day. Ay, pero, All Sawi Day naman ngayon. Kaya nga tayo nandito sa bar, diba? Para samahan kitang makalimot sa pagkasawi ng puso mo na dulot ni Ryan. Mabete, meningin! See? Oh, affected much ka pa rin. Oo na, sige na. Hindi naman madali makamove on sa mokong na yun, eh. Oh, tingnan mo yung mga wall greetings niya sa akin dito sa Facebook tuwing mansa rin namin, oh. Ang sweet, diba? Tapos, itong mga pictures namin ng date namin. Tapos yung caption niya, ikaw lang, sapat na. Ang dami pang likes ng picture namin ni Ryan, miss, oh. Ang dami pang comments na nagsasabi na bagay kami. Relationship goals daw kami. Malaman niya ako nun, eh. Anong ba nangyari ngayon? Jeje, mahal ka niya. Noon! Eh, may iba na siya ngayon, bes. No ba? Move on na. Naalala mo yung motto natin nung single pa tayo? Never say die. Tomorrow is another guy. O siya. O dali, enjoy lang tayo sa pagsasayaw, bes. Okay? O na, ako pa ba? Madayang Ryan na yan. Makaka-move on din ako. At pag dumating ang panahon na yun, huyo siya sa akin. Tara mga bes, sayaw pa tayo. Woo! Ayan na, bes, ha? Ang ganda na lang dito music! Let's jump! Jump! Ay, teka. Nakikita mo ba yung nakikita ko, ha? Huh? Ano yung best? Ay, you know, yung dalawang boys. Mukhang papalapit na sa atin. Oo. Eh, dito nga yung punta nila. Kalma lang, best, ha? Kunwari, hindi mo sila napapansin. Sige, pare. Kaya mo yan. Pinahiya ako, eh. Para pag di ako pinansin. Bahala sa'yo. Uy, Kester, pare. Saan ka pupunta? Hi, miss. Yes? Have you met Aldrin? Gusto talaga. Ako nga pala si, ano, si, Hulaan ko. Aldrin? Ang galing mo mang hula. Ikaw, ano bang pangalan mo? I'm Jeje. Nice meeting you. Sorry, inaakbahan kasi ako eh. Obvious na. Di ganyan, pre. Alam mo yung kaba mo. Pare, hindi ko yata kaya eh. May sasabihin ka pa ba? Huh? If you excuse me, alis na ako ah. Hindi ako nag-entertain ng weirdos na tulad mo eh. Trina, tara na. Let's go. Teka, sandali, Jeje. Ano?
Ako nga pala ulit si Aldrin. Ako yung Benji team. Ano? Ay, ibig ko sabihin, Destiny. Minsan ako, mali yung salitang nagamit ko. Pang-engineering na salita yun. Ano kasi, civil engineering student kasi ako. And so? Eh, kaya kong itayo at buuin muli ang wasak ng puso. Yo, bukabawi, pre! Alam mo naman, magaling din ako sa algebra. Oo, oh, ngayon, ano naman mapapala ko? Kasi I can replace your ex. Ewan ko sa'yo. Tara na, Katrina. Sadali lang, JJ. May sasabihin pa sa'yo yung future engineer Aldrin, no? Teka, JJ. 90 degrees angle ka ba? At bakit naman? Kasi kahit sa ang angulo kang tingnan, you look so bright. Boom! Panis! Ewan ko sa'yo, Aldrin. Masyado bang matalino yung mga balat mo. Hindi ko nagigets. Eh, di tuturuan kita. Turuan sa algebra? No way! Hindi, tuturuan kita kung paano ko mahal. Ay, iba rin. Uy, dali! Groupie tayo, ikaw na yung humawak nitong selfie stick, ha? Oy, Kester, bilisan mo! Hey, okay! 1, 2, 3! Yes, upload mo na agad-agad yung picture natin sa FB, ha? Opo, ito na nga, oh. Ayan. Ano ako, oh, base? Uploaded na! Tag mo ako, ha? Oh, na ipamukha ko sa Ryan na yun. Masaya ako na wala siya. Oh, ito na. Oh, ayan na. Ay! Ang dami agad likes! May mga pumuso pa, oh. Ay, my God! Pay mo. JJ, add mo rin ako sa FB, ha? No, ikaw ang mag-a-add sa akin. Pay mo sa akin. Okay, pose. Popoy at Tony, nagkakilala nga kami ni Aldrin sa isang bar, isang gabi na nagpa-party ako. Inadd niya nga ako sa Facebook pero ilang araw muna ang pinalipas ko bago ko inaccept ang friend request niya. Hindi ko akalain na magkakasundo kami. Hinaamin ko, may pagka-jologs po kasi ako. Siya naman ay, anong tawag dun sa English? Prim and proper? In fairness, natuto rin naman ako kay Aldrin ng mga matitinong bagay kahit papaano. Hindi tulad kay Ryan noon na kung ano-anong walang katuturan at mga kababawan lang ang nakukuha ko. Medyo may pagka-nerd at minsan may pagka-weirdo si Aldrin. Pero sa pagtagal ay nasanay na rin ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na maglalakas siya ng loob na ligawan ako. Sabi kasi ng kaibigan niyang si Kester, may pagkatorpe si Aldrin. At ako raw ang unang babae na nagkaroon siya ng lakas ng loob para ligawan. May itsura naman si Aldrin. Idagdag pa na matalino siya. Kaya sinagot ko na rin siya matapos ang ilang buwan niyang paniligaw. Pagkatapos din noon ay naging magkasintahan din ang best friend kong si Trina at ang tropa ni Aldrin na si Kester. Kaya madalas kaming mag-double date. Nasaan na ba yung baby kong yun? 15 minutes na akong nag-aantay dito, ah. Matext nga. Ayos, pose. Where na pose you pose? Reply ka pose, baby kos. Ache. Ayan, sent. Hi, babe! Sorry, kararating ko lang. Ay, here ka na pala. My God, you're so late! Where did you, where have you, where do you, saan ka man ang galing? Nangyari sa'yo, nababa-English ka. Ano ka ba? Kailangan natin mag-actong social dahil nasa social place tayo. Kaso, hindi ko kinering panindigan eh. Ay, ikaw talaga, happy monthsary nga pala, be. Aww, happy monthsary din. Sige, order nga lang ako saglit ng kape natin, ha. Anong kape mo? Yung decaf pa? Ha? Huh? Malamang decaf. May kape bang naka-deplate? Nasa platong kape, ganun? ako na nga bahala sa order mo. Sandali lang, be, ha? Makapag-status nga sa Facebook. Check in at Starbucks. Feeling social with Aldrin. Ayan, status ko na nasa Starbucks tayo. Be, kailangan ba talagang ipangalandakan sa FB na nandito tayo sa coffee shop? Totoo? Aba, syempre, no? Para naman masabi ng mga friends natin na RK tayo, di ba? RK? RK! Yun. Ede, rich kid. Saka lakas kaya makasosyal ng coffee shop na tono. Minsan na nga lang makainom ng kape nilang pagkamahal-mahal. Aba, edi pagyayabang muna, di ba? Sulitin ang kape na may halagang 150. Ay, teka.
Di ba tayo na nga pag-pictures with our coffee? Bilis, groupie tayong dalawa. Ikaw na umama ka nitong camera, go. Okay, ako nakukuha ng picture. Oy, ito, 1, 2, 3. Ay, bebe, ulitin mo. Smiley. Smile, 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 game. Uli, natakpan tong logo ng kape ko. Baka hindi mahalata na madlang friends ko na nasa socialistang coffee shop ako. Ulitin mo. Oh, ito na, ulitin na. Tingin na po rito. Yan. Smiley. Smile, smile, smile. Yes. Be, okay na ba yan? Isa mga shot, please. Para marami tayong pagpilian kung ano magandang i-upload. Okay, diba? Okay, okay. Tingin ulit dito. Ayan. Smile. Smiley. Ayan. Wait lang, isa pa. Smile, smile, smile. Ay, okay nito. Ay, ayoko nito. Oily match ako dito. Delete. Baby naman eh. Ngawit na yung pangako, kakangiti. Sige na nga. Okay na yung pictures natin. Ay, salamat. Ay, wait! Oh, ano yun? Pipicturan ko tong kape natin. Wait lang ah. Ayan, isa pang ang kuha. Ibang angulo naman. Ayan, pangit naman itong lighting dito. Baka hindi ito makakuha ng maraming likes eh. Ha? Ang kuha. Hira naman, B. Banday mo kuha ng shot sa kape. Eh, alam mo na, para kada linggo, may mapost akong picture ng socialistang kape na to para isipin ng friends ko na madalas ako magkape dito at rich kid ako. Diba? Be, mawawala na yung lamig ng frappe. Stop na po ang photoshoot ng kape. Please, inom na po tayo. Okay. Oh, be, ba't tutok na tutok ka dyan sa cellphone mo? Kausapin mo naman ako. Sandali lang. Basta huwag ka magulo. Ano ba yung ginagawa mo? Basta, huwag ka magulo. Okay. Pa yan? Bakit? Inaantay ko kasi madami mag-like sa picture natin, kaso konti pa lang eh. Eh, may mansary message kaya ako sa wall mo. Mansary message? Eh, sana sinabi mo na lang sa akin ang harapan, di ba? Magkasama naman tayo ngayon ah. Ba't kailangan pang idaan sa FB yung pabati na yan? Be, ganun ang gamit ng Facebook, Instagram at Twitter. Para ipagyabang sa lahat kung anong meron ka. Para ipalam sa lahat ang masasayang happening sa buhay mo. Ganun. Hindi naman lahat dapat pinupost sa Facebook, di ba? Oo, pero kasi minsan nagdududa ng mga tao kung boyfriend ba talaga kita. Nagdududa? Bakit naman? Eh paano kasi? Ako lang ang lagi nagpo-post ng sweet messages sa'yo. Ako lagi nag-i-status kung gano'ng ka-in-love sa'yo. Pati mga pictures natin together, ako madalas mag-post. Samantalang ikaw, nilay ko comment, di mo ginagawa. Teka nga, ganun baka big deal sa'yo yung iniisip ng ibang tao sa relasyon natin? Eh, medyo. Kaya bilis, tingnan mo na tong FB greeting ko sa'yo. Pusuan mo na rin ha, saka komentan mo. Saka group mo na rin ako sa FB. Yung maganda ha, yung mamatay sa inggit at kilig yung mga madlang friends ko. Sige po, mamaya gagawin ko. Pero be, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, be? Mahal kita, okay? Mahal na mahal. Hindi man ako masyadong mapost sa social media ng tungkol sa atin, gaya ng gusto mo. Hindi ko man maipakita sa'yo ang pagmamahal ko sa paraang gusto mo. Sana maramdaman mo pa rin kung gaano kita kamahal sa paraang gusto ko. Mahal kita, Jeje. Higit pa sa iniisip ng ibang tao. At mas lalong higit pa sa iniisip mo. Kumawali ka sa buhay ko. Sweet naman ang message mo doon. Ayun na lang i-post mo sa wall ko ha. Please, panalo yun. Countable. Ha? Sige na nga. Ayan. Dumadami na nagko-comment. Mareplyan nga. Thanks, post. Heart, heart. Ay! Ayan. Thank you na lang ng thanks sa likers para umangat sa feeds. Saya-saya. At uy, may pumupuso pa oh. Kumawali ka sa buhay ko. Jeje! Bes! Mansarin nyo pala ni Adrian kahapon, no? Nabasa ko sa post mo sa FB, eh. Sweet mo din, ha? Salamat. Pinusuan mo na ba? Parang hindi ko napansin, eh. Oy, grabe. Kung makapag-audit ka naman ng likes at saka reactions, oo, pinusuan ko na. Paano mo mapapansin, eh? Ang dami niyang likes at saka reactions. Naka 250 na yata yung huli kong tingin, eh. Ang dami pang kinikilig sa inyo dun sa comments. Ay, in fairness. Akalain mo yun? Parang dati lang. Nakipagkilala sa'yo si Adrian sa bar. Ang nerdy pa nga niya nun, diba? Tapos ngayon, boyfriend mo na. Happy for you, bes. Finally, nakamove on ka na sa ex mo si Ryan. Ewan ko, Trina, pero masaya naman ako sa relasyon namin ngayon ni Adrian. Kaya lang, ewan, parang may kulang eh. Kulang? Bakit? Hindi kasi siya kasing sweet ni Ryan kung magmahal. Ha?
Teka. Anong hindi sweet? Naalala ko nga one time. Aba, hinaraan na ka pa niya dito sa university nung last month sa rinin niyo. At binasahan ka pa niya ng tulaan yung puno ng mat pick-up lines. Ayun na nga, bes. Sweet niya nga dun. Kaso, alam mo yun, hindi niya pinopost sa FB yung ginagawa niyang yun sa akin. Hindi tuloy na naman ng ibang friends ko yung ginawa niyang yun. Sayang! Ahakot pa man din yung napakaraming likes. Kung pinost niya lang. Tapos kahapon na, kung hindi ko pa siya pinilit, hindi niya pa ipopost yung picture namin nag-date kami sa coffee shop. Ha? Yun lang ba? Eh, siguro, sa sobrang tuwa niya, hindi na niya nagawang picturean kayo. Saka naman, friend, alam mo ba, the best memories are always undocumented. Lahat nga ng mga pinakamasasayang pangyayari sa buhay ng isang tao, hindi nakakapture ng camera eh. Yung mas mabuting manatili siyang magandang alaala sa isip, hindi naman dapat lahat ng happenings mo sa life ibubulgar mo pa sa Facebook eh. Iba pa rin kasi Trina eh. Kapag nakakuha ka ng likes, alam mo yung feeling na, feeling mo famous ka, sikat ka, natutuwa at naiingit sa'yo lahat ng tao. Nakakataas kaya ng confidence yung likes sa mga tao. Yung nakaka-feed ng ego mo. Yung dama mo yung nage-exist ka sa mundong to kasi marami nakakapansin ng post mo. So ang sinasabi mo, pangyabang lang ang gamit ng FB, ganun ba? Medyo. Tapos ito pa nga, kung ako expressive sa nararamdaman ko through social media, Diyos ko, yung account ni Aldrin parang nilulumot na ata. Tapos hindi niya pa nilalike yung greeting ko kahapon. Bes, alam mo naman si Aldrin, di ba? Hindi yun ma-FB. Busy yung tao sa pag-aaral niya. Baka mamaya-maya, di ba, i-greet ka niya? Atat ka naman kasi much. Baka nakakalimutan mo, ha? Engineering ang kurso niya, di ba? Matindihang brain cells ang kailangan doon. Eh, bakit naman kasi yung ex kong si Ryan? Architecture ang course nun. Kasi ang hirap din ang engineering yun, ha, di ba? Pero nagagawa niya pa rin akong i-wall post pag months na rin namin. Siya pa nga yung una nagpo-post sa amin ng pictures pag nagde-date kami. Showing nga si Ryan sa pagmamahal niya sa'yo. Pero niloko ka niya, di ba? At speaking of the devil, nagbago nga pala yung magaling mong ex ng profile picture. May kasama siyang ibang babae. Ha? Pati niya? Oh, eto. I-check mo dito sa account ko. What? Eto yung girl? Diyos ko, bes, major downgrade. Ito lang ang pinalit niya sa akin. Feeling ko rebound lang tong girl na to eh. Feeling ko di pa talaga siya nakaka-move on sa akin eh. Kasi kung talaga nakamove on siya, pipili yan na mas maganda sa akin, di ba? Yung totoo, bes? Sinong hindi pa nakaka-move on? Si Ryan o ikaw? Boyfriend ko na nga si Aldrin, di ba? Hindi ko na mahal si Ryan. Well, mahal ko siya noon. Maglaway siya ngayon. Nax? Nako, that's the spirit, girl. Ay, pero in fairness ha, bagay si Ryan sa kayang girlfriend niya ngayon. Tingin nga ulit. Teka. 400 likes yung picture nilang to? Samantala sa amin ni Aldrin, 250 lang? No, hindi maaari to. Pag nakita ni Ryan ang picture namin ni Aldrin na mas konti ang likes sa kanila, pagtatawanan ako noon. Trina, tulungan mo ko. Please. Ha? Ay, teka lang. Tulungan saan? Paano kita tutulungan? Tulungan mo kong ipalike to at papasuan sa mga friends natin at sa iba pang estudyante dito sa university. Ipag-utos mo sa buong student body, ha? Di ba ikaw naman ang president ng student council? Please naman, gamitin mo na may impluensya mo. Ay, nako, ewan ko sa'yo, bes. Sige na, please. Ay, nako, sige na nga, oo na. May naisip akong isang paraan para dumami yung likers mo. Ano? Ano yun? Sige na, ano? Hingi tayo ng tulong dun sa mga likers kong friends. Ha? May mga friends kang likers? Ano man? At sila yung mga tinatawag na auto-likers. Auto-likers? Ibig sabihin... Oo. Like lang sila ng like, ano pa man ang i-post mo. So ano? Bet ba? Ay, bet! Bilis, ituro mo na sa akin paano magka-likers na maungusan ko na mga pictures na walang hiya kong ex at ng girlfriend niya. Yes, Popoy at Tony, medyo issue sa akin. Well, medyo lang naman. Ang hindi ma-post ni Aldrin sa Facebook ang mga bagay na tungkol sa amin. Nasanay kasi ako noon sa ex kong si Ryan na kung todo post sa Facebook na akadakibot ng past relationship namin. Sa edad kong ito, isa ako sa matatawag na millennial o kabataan na masyado yata naging dependent na sa teknolohiya.
na dapat lahat ng kaganapang maganda sa buhay ay i-post sa mga social media. Lahat ng rants o mga kinaiinisan ay dapat i-status sa Facebook para makakuha ng simpatya at syempre ng maraming likes at reactions. Ito todo ko na po ang pag-abin sa inyo, Popoy Tony. Ako yung tipo ng Facebook user na madalas mag-caption ng Bible verse at iba pang religious quotes sa mga profile picture ko kahit na wala namang kakonek-konek. Iniisip ko kasi naka-inspire ang mga Bible verses. Mas may inspire pa sila sa picture ko, di ba? Kaya medyo nagkaroon kami ng di pagkakasundo ng boyfriend ko ngayon na si Aldrin pagdating sa paggamit ko ng social media. Kung ako, tila buhay ko na yata ang Facebook at internet. Siya naman, kayang mabuhay kahit wala ito. Inaamin ko na para sa akin, isang kompetisyon ang paramihan ng likes o reactions sa picture o post sa Facebook. Kapag mas marami ng likes, mas sikat ka at mas marami kang friends. Nakakainis naman tong araw na to. Makapag-status nga. Is feeling angry. Ay, naka! Ayan, status ko na. Boy, in fairness ha, kapag mga galit at inis ang status ko sa FB, pumapalo talaga ang likes at reactions ha. Pero, nakainis pa rin. Sana mabasehan ni Aldrin na makonsensya siya. Oy, ano na naman ba kasing pinag-awayan ninyo, bes? Basta, siya ang tanungin mo. Oh, ayan. Nag-comment na si Aldrin sa status mo, ha? Basahin ko. Sorry na, be. Uy, ano? Nag-sorry na? Sandali. Ito, nagre-reply ako. Okay lang, Akos. Ha? Anong okay ka lang? Eh, ayan, oh. Umuusok na yung ilong mo sa galit. Hayaan mo siya. Basta ako galit sa kanya. Oh, ayan. Nag-reply ulit, oh. Basahin ko, ha? Sure ka po ba, be? Hindi ka po ba galit sa akin? Hindi nga, boss. At talagang ipinagkalanda ka niya sa FB yung away ninyo, ah. Okay lang yan. Nang malaman ng mga concerned friends and followers ko na may LQ kami ng boyfriend ko. Wow! Bes, artista lang? Teha, artista ka lang? Naman! Famous nga ako, diba? Ayan, oh, dumadami pa lalo yung likes. Ah! Fine, sabi mo, eh. Oh, ayan. Nag-comment na ulit si Aldrin. Basahin ko, ha? Talaga po ba? Hindi ka nagseselos? Playan nga. Hindi nga, boss. Ayan, oh. Ang bilis mag-comment. Mabasahin ko, ah. Isang kiss naman dyan, be. Kiss? Kiss-kissin mo mukha mo. Doon ka humingi ng kiss sa babaeng yun. Aju-ju-ju. Ay, ano tong nakikita ko sa Facebook? Ano? Break na naman kayo ni Aldrin, ha? Nakakailang break na at single status kayo ni Aldrin. Nagkakabalikan din naman kayo. Tapos balik in a relationship na naman yung status ninyong dalawa. Ay, ano ba? Nakaka-flood ng feeds ko eh. Kada oras ninyong pagpapalit-palit ng relationship status. Eh, kasi naman si Aldrin eh. Oh, eh puro na lang si Aldrin yung may kasalanan, ganon. Sabagay, babae ka nga. Kahit ako kay Kester, pag nag-aaway kami, pag may kasalanan siya, kasalanan talaga niya. Eh, pag kasalanan ko, eh, kasalanan pa rin niya. Popoy at Tony, I admit, selosa po ako. Makakita lang ako ng ibang babae na nagla-like sa status at picture ng boyfriend kong si Aldrin na hindi niya ate o pinsan, ay puputok na agad ang butsi ko. Na-trauma na kasi ako noon sa ex kong si Ryan na nagawa akong lokohin sa pamagitan ng pagsisinungaling nito na pinsan daw niya ang babaeng nagla-like sa mga pictures niya noon. Yun pala, yun ang babaeng ipapalit niya sa akin. Well, pinagsabihan na ako ni Aldrin na kapag ka nag-aaway kami ay huwag ko naman daw i-broadcast pa sa FB ang LQ namin. Pero hindi ko talaga maiwasan eh. Kapag sobrang inis ko, nagiging outlet ko ang Facebook at iba pang social media para mailabas at maiparating ko ang inis ko.
Ako rin yung konting away lang namin ni Aldrin ay papalitan ko agad ng single ang relationship status ko sa Facebook. At pagka nagkabati na ulit kami, at tsaka ko lang yun ibabalik sa in a relationship na status. Paulit-ulit na ganun. Wala namang ibang magawa si Aldrin kundi ang intindihin na lang ako ang kanyang pinakamamahal na girlfriend. #DearMOR, pusuan mo. Tsaka alam nyo, magtatampo talaga kami kung di nyo pinupusuan yung mga pinupost namin sa Facebook. Yan. Ha? Repost. Repost. Sobra. I-repost nyo yan. Mm-hmm. Tapos pusuan nyo muna. Oo, tama. Ayoko lang ng basta like. O, kailangan yung heart, ha? Oo, at kailangan nakarelate po kayo dito. Yung marami sa mga millennials nga lang ba talaga ang gumagawa nito? I don't think so. Palagay ko merong mga ano, hindi naman marami, pero may mga mangilan-ngilan na all ages. Oo, meron diba? Ding mga centenarians na ano nga, na gusto rin yan yung nilalike. Ikaw ba malaking issue sa'yo kapag ka hindi nilike ng taong malapit sa'yo yung picture na bago mong ipinost? Kung naapektuhan ka. Siyempre, di ba't minsan tinitingnan mo, well, hindi na pala minsan, palagi. Pag may pinost ka, binabalikan mo, sino ba yung mga nag-like sa ano mo, sa post mo? At tinitingnan nyo pa isa-isa yun? Tinitingnan mo kung sino-sino yung mga yun. Nagiging interesado ka lang kung sino yung mga nagbabasa ng mga post mo. Alam mo ako, aminin pero ko. Pero hindi naman ano, hindi naman issue sa akin yun. Hindi ko na iniisa-isa masyado. Masyado marami, no? Masyado marami. Hindi na insulto ko eh, kasi wala masyado nag-like. Pero alam mo, bigla rin ako napasulat ng mga ano, yung mga klase ng mga tao sa Facebook, lalo na. Alam mo, ibang diba? Klase ng mga tao sa Facebook, ganyan? Oo, meron. Kanina meron nagulat ako eh, kasi dati ang RK, ang RK na alam ko, yung mga kumukuha ng RK Take-ture. Architecture yon. Arki nga kasi dati pagka ganyan. Pare, anong course mo, Arki? Alam nyo, off the air itong si Popoy, biglang napatanong, anong Arki? Anong Arki? Kahit alam ko na yung sagot. alam ko yung ano, arcade. May arcade din noon. Puna tayo sa arcade. Pero Arki yan. Anong Arki? Rich kid. Ay, naririnig mo ngayon yan sa mga ano, sa mga millennials. Yung mga 14, 15, 16, mga ganyang edad. Okay. Ito nga, yung mga sabi ko, bigla ko napasulat yung mga klase ng tao sa Facebook. Okay, diba? Sige. Ano ba yung mga sinulat? Number one, nandiyan yung mga godly. Okay. Godly? Yung mga nagsusulat mga palagi ng mga Bible verses. Tapos ito yung mga may type amen. Tapos ang picture na naka-post, naka-Bible verse yung message, di ba? Yung status. Pero yung picture, naka-ano siya, naka-pabebe siya, ganyan. Sabi ko, anong connection? Anong drama? At nandito nga po, ang isa sa pinaka-sample. Ay, naku, akala ko story ni Eva Ronda to kanina. Eva, hindi ka magparamdam ka muna sa mga ano natin. Sabi mo lang na hindi mo storya ito. Linawi mo lang, sabihin ha? Sabi mo na hindi mo storya to, ha? Hindi ko po talaga yan storya. Ano po bang storya ngayon? Pero hindi. Hindi, mamaya tanungin natin to si Eva, ha? Kasi palagay ko makakarelate ng bongga. At mamaya may masyashare siya talaga na dito. Na bongga. Upo ka lang dyan, ha? Sige. Babalikan ka namin mamaya. Ba ito? About batteries. Uh-oh. About batteries. Anong mas mahalaga sa'yo? Baterya ng relo o baterya ng cellphone mo? Baterya ng cellphone. Syempre. Yun eh. Pwede, ganun diba? Talaga. Yun talaga. Okay, bukod dun sa godly, diba? Meron pa yun dyan yung mga bulgar. Parang si Eva yan. Yung mga bulgar. Pagka nagpo-post ng picture niya, ganito, kung hindi man niya mga sinasadya, bulgar yung dating eh. Panjar yung hindi bulgar. Hindi yun. Ano ibig ko sabihin? Pagdating sa buhay pag-ibig nila, di ba? Ito na nga yung mga ano, yung mga PDA. Di ba kung may PDA sa Facebook public, kasi may public display of affection. Pero sa Facebook, meron tinatawag na Facebook display of affection. Facebook display of affection. Yun, doon sila palagi nagpo-post ng mga ano, ng mga sweet nothings nila sa kanilang mga ano. Sa kanilang mga mind. Dati kasi, mga sweet nothing. Ngayon, yung pinapakita sa Facebook, mga sweet something. Ano to, yung habang hinahalikan nung isa yung dila nung isa, ganyan? Ano ba? Ba't ganyan? Scandal naman yung tinapanood mo eh. Ano ba yung mga pinapasa mga links sa'yo? Scandal ba yun? Grabe ka. Talaga to si Gerald Sulapas kung ano-ano mga pinapakita pa-sweet sa akin. Pa-sweet lang yung mga tinutukoy namin dito. Pa-sweet. Tapos ito yung mga emotero pa. Emotero? Alam nyo naman yan, yung mga nagaano ng mga hinaing nila sa buhay. Pwedeng buhay pag-ibig din, pwedeng sa trabaho. Okay. Di ba yung mga dyan sila naglalabas ng mga sama ng loob?
Oo. Eh di nandyan din napapabilang sa mga emotero yung mga political analyst. Ay, nako. Na naglalabasan kapag tama yun. Yes. Oo. So, ganyan minsan si ano, alam hindi, ko ganyan si... Hindi, palagay ko yun yung mga ano. Kasamahan natin dito si Eva Ronda. Isa-isay natin, Eva Ronda. Si Makirena. Meron pa isang klase pala. Ito yung mga tinatawag na sausawero at saka sausawera. Ayan, sabi nila, tigil na po kayo, ganyan. Parang wag na tayo mag-away-away, go. Tapos wala rin, may susuportahan din. Talaga to si Eva Rondo, si ano, Makirena. Ito yung mga nagsasawsaw. Si Jasmine. Nakikisawsaw sa mga issue, di ba? Yung mga kung ano yung hottest issue, magko-comment, i-repost, ganyan. Uh-huh. Oh, meron pang, ito palagay ko dito ka nabibilang eh. Yung mga silent type. Silent type, oh, pasilip-silip lang. Ganyan. Ito yung paminsan-minsan lang nagfe-Facebook. Uy, pero wag ka, pagka ako nagfe-Facebook, ba nagva-vibrate ako? Nagpa-vibrate? Oh, naka-silent lang ako. Stalker mode. Tapos nagpa-vibrate. Tingin-tingin lang sa picture tsaka magva-vibrate. Magva-vibrate, ha? Okay, sige. O, yun nga yun. Yung mga silent type. Yung bihira lang mag-post sa Facebook o kaya mag-comment. Pagka, siguro pagka ano ngayon, pagka check-in niya ngayon o pagpasok niya, pagka log-in niya, mga after ano na siguro, after one week, nabanggit ganyan? Mo yung mga check-in na ganyan. Meron din yung iba, no? Pagka pumunta sa ibang sa isang lugar, naka-check-in na roon, parang yung kasamahan natin dito, si Adan. Si Adan. Ganyan yun eh, naka-check-in sa ganitong hotel, eh napadaan lang naman yung sinasakyan niya roon. Wait, sa hotel ba siya nag-check-in? Sa motel? Hindi, sa hotel. Hotel lang, sa labas na nga lang nakapadaan eh. Kaya ginanda na sa hotel. Motel, di nakapag-motel yan. Eto na, yung pinaka-ano, kung bakit yung mama ng husto, itong si Mark Zuckerberg, di ba? Sa Facebook? Oo, eto na yung mga adik. Ito yung lahat na lang ng tutungkol sa buhay nila ay ipinost na sa Facebook. Na, yan, kung bakit inuulan ng mga advertisers ang Facebook. Nang dahil sa mga taong ito. Dahil sa mga taong addict. Nakatulad nga ni Jeje. Oo, si ayan. Jeje. Biruin mo talaga magkaiba sila nung boyfriend niya ng pananaw sa paggamit ng Facebook. Alam mo, ang hirap nun, ano? Ang hirap magkaroon ng karelasyon na hindi masyadong mahilig sa social media. Mm-hmm. Tapos ikaw, naka-broadcast sa social media ang buong buhay mo. Kasi hindi po pwedeng hindi ka madadamay doon kasi kung magka-relasyon kayo. Oo naman. Ganito, tanungin natin si Eva Ron. Eva. Okay, Eva, alika dito, maupo ka rito. Sige. Hindi kasi, Eva, aminin mo. Aminin ko. Diba? Very open ka sa sa social media. Very open yan. Ngayon, nakadamit yan sa social media. Wala pati damit niya, wala masyado doon. Madalas ang two-piece to eh. Hindi naman po masyado, nag-change na nga po ako eh. Pero si boyfriend mo ba? Si Mine? Nagpa-sex change ka? Pwede ko man sabihin si Mine? Si Adan. Mine kasi tawag niya eh, diba? Sige na nga, si Mine. Tapos sino man siya? Si Mine. Kunyari na lang ah. Ano talagang pangalan ng boyfriend mo, Charmine? Gerald. Charot. Ay, Enrique. Si Enrique. Si Sean. Okay. Grabe. Okay. Nakakatakot naman palang pumasok dito. Eba, si Mine ba? Ma-social media? Kasi feeling ko yung mga lalaki parang hindi masyado. Pero siya hindi nga. Rin. Si Papi Charles, ano eh. Oo, iba yun. Si Papi may date pa yun eh. Siya hindi masyado. Okay. Pero okay lang ba sa kanya na ikaw, very openly, pinopost mo yung mga tungkol sa anniversary nyo, kung ilang months na kayo. Ilang months na ba? Dali. Ilang months? Yung mga bulaklak na dinadala niya sa car mo, ganyan. Yung mga surprise na pagbukas mo ng kotse mo, di ba? Hindi mo alam. Pero nung nalaman namin, ikaw rin pala nagpabili ng bulaklak na. Oh, ganyan yun, si Eva. Grabe ka naman, kuya. Mas grabe hindi ka. Hindi, in fairness naman kasi dun kay kung sino man. Si Sean. Si Sean na nga. Hindi talaga showbiz si si Sean, ano? Ito na nga, sige na nga, sasabihin ko na nakakaloko. Okay sa kanya. Na ganun. Okay, alam okay niya. Naman po. Alam naman niya po. Alam naman niya po? Ano? Alam niya naman po. Na for posting purposes lang. Ay, hindi ano po. Yun po talaga yung nafe-feel ko. Sean, bili ko ng mga flowers tapos may picture ang kumamaya hindi sa yung hindi pa siya napipilitan pag nagpipicture kayo. Ay, likadili kasi po-post ko to sa eh. Mm-hmm. Hindi tanggap niya po na mahilig ako mag-picture. Okay. Ganun. Kaya siya nga mismo yung nagpipicture sa akin ni photographer. So, sinusuportahan naman niya yung hilig mo? Sinusuportahan naman po niya as of the moment. Hindi niyo ba pinag-awayan yung social media? Yung pagpo-post ng mga ganyan sa kunyari, social nag-away media? Kunyari, nakapag-post ka na ba ng away niyo, tampuhan niyo, ganyan? Ay,
Minsan kaya pag mga feeling ano yan, feeling angry ganyan. Hindi na oh, nag-emote-emote din. Oh, feeling disappointed. Siguro nung bata pa po kami. Oh. Ay bata pa rin naman ako, pero I mean yung mga fresh ganyan. Pero nagpo-post ka ng mga ano, yung mga tampuhan nyo ganyan. Ngayon kasi parang ano, hindi na masyado. Parang nagpo-post na lang ako regard mga quotable quotes ganyan. Quotable charan. Quotes. Mga ganoon. Quotable quotes sa mga hindi mo naman din magets. Actually parang copy paste lang tapos parang maganda ito, mahaba-haba, tapos post ko na agad. Yun, sa mga sobrang luma na talaga, mga 1600s pa sinulat. Oo, parang ano. Oo, mga ganun, parang mga about. Yung nakita mo lang pero sa pagka ano, hindi niya nila like yung mga post mo, nagtatampo ka ba? Ah, hindi naman. Kasi ano eh, pinupusuan naman yung chat. Ay, ang sabi ko. Eh, paano pagka hindi na nilike? Eh. Pag hindi nilike, hindi pa pinusuan, hindi pa nag-comment. How would you feel? Wala. I feel neglected. Char! Hindi, pero napag nagtatampo ka pagka ganun. Ang dami na. Sabihin mo na mga 50 friends mo na. At dun sa 50 na yung 20, yung hindi mo masyado ka-close, nilike na. Tapos yung boyfriend mo, hindi pa nila like. Oo. How do you feel? I feel, ano nga, yun nga, parang feeling ko hindi ako importante, ganyan. Pero ang alam ko naman ngayon na ano, siguro hindi lang siya. Nagte-text ka ba sa kanya? Kasi ano nga, baka busy ganyan. Nilike na ng buong mundo yung post ko. Ikaw na lang hindi. And I call you mine. Dumating na ba sa point na tinext mo siya para sabihin sa kanya na ano ba, ilalike mo ba or hindi? Or magbe-break na tayo? Mm. Yung magbe-break ka, pero hindi naman ako yung ano, yung parang dahil lang sa like. Kung, hindi naman ako yung dahil lang hindi niya na like tapos break na agad. Di naman ganun. May parang mas mas malalim pa na dahilan ng break up ganyan. Yeah. Naman kasi yung mga outfit mo yun ang dahilan ng break up. Naka-display kasi masyado ka ring open. Hindi ba eh nagiging issue sa kanya yun pagka nagtu-two piece ka? Hindi ano rin yan eh sa mga kababaihan. Hindi kasi hindi ba siya ano, nagseselos? Kasi, hindi na si, hindi ba siya nag-suggest na wag yan, ito na lang mas mukhang mukhang mas balut ka rito, mas ganyan. Mas balut ka rito, ganyan. Nakakumot ka rito. Bakit hindi ganyan ka magsuot ng necklace hindi para medyo matakpan? Feeling ko kasi sa amin dalawa medyo ano ko eh, maingay kasi ako. So parang pag, eh kasi gusto ko ganito yung outfit ko, parang gaganon-ganon ako. So ayaw niya na lang makialam? Oo, parang ano na lang siya, support na lang siya. Hindi ka ba nahihiya? Minsan kasi bihis na bihis siya, tapos ikaw naka-two-piece lang. Hindi sa beach lang naman yung tupi. Ayun. At saka, okay, nagbago na ako ngayon. Medyo hindi na ako nagbe-beach kasi nga, wala nang kung leave. Thank you, Eva. Thank you po, ha. Naku, nakakaloko naman pala. Inuusap natin si Eva Ronda kasi sabi ko nga kay Popoy isa kanina, yan sa mga masisipag na mag-post. Oo, lahat yan. And sa isang araw, ilan ba pinupost ni Eva Ronda sa hindi isang ko alam araw? Hindi ko alam eh. Basta parang merong morning, merong mid-morning, merong yes lunch, merong afternoon break. Ganyan. Yun po yung breakfast ko, lunch at saka dinner. Oh, three times. At least three lunch, times dinner a day. Ayan, akala ko nga pinakamarami na nun si Papi Charles. Yung pala daily rin naman si Papi. Kay Papi video. Hindi. Hindi lang picture. Si Papi Charles may date pa talaga. Oo. Kala mo memo. Oo. Na kailangan mong basahin. At saka ang daming hashtag. Saka akala mo minsan importante. Oh, wala pala naman pala. Oh, pero may mga ano, may mga ganyan. May mga ino-all caps pa. Wala namang ano, importansya. Hindi naman namin pinagtatawanan. Ito lang naman napag-uusapan, di ba? Kwentuhan lang to, ha? Huwag kayong ma-offend, ha? Nakakatuwa nga, eh. Nakakatuwa. At least merong cute, mga ano, merong mga ganyan na talagang, well, let's just accept the fact na iba-ibang klase ang mga tao, eh. Yan. Okay, merong mga sinisikreto nila, yung mga buhay pag-ibig nila, yung mga private life nila. Alam mo, mas maganda na rin kasi nagiging, nagiging outlet. Kahit papano ang Facebook. Kahit na sabi mo ng pagpiestahan, hindi matuwa yung iba sa mga kakita ng status, pero nakapag-unload ka kasi ng ano mo sama ng loob. Sama ng loob mo. Wala ka mapagsabihan, go Facebook. Pero hindi ba kayo natatakot sa security nyo pag kayo nag-check-in kayo sa mga lugar kung saan-saan? Uh-huh. Nalalaman ng mga tao, it's public, di ba? Eh, kung nasa syempre, ang lugar ka. Sa Facebook mo naman nga, alamin ang dapat mga connected lang sa iyo, mga friends mo, di ba? Oh, pero hindi kahit na. Minsan may naka-public yung ano mo, yung profile mo. Hindi mo nga alam na naka-public ka pala. Yan. Eh, basta ito lang. Meron lang isa rin na nakakainis. Yun nga yung mga addict na addict. Alam ko merong isa tayong ka-opisina eh. Si Shek Kawili. May in-unfriend. May in-unfriend? May in-unfriend dahil fi-Facebook Live yung date nung kaibigan niya. Nagde-date yung kaibigan niya na hindi niya masyado close pero naka-Facebook Live. Okay, sino itong kaibigan na ito? Ay, hindi niya naman na sinabi kung sino. Basta in-unfriend niya. Alam mo ba't niya in-unfriend? Bakit? Sino yung yun nga, dahil nga sa inggit.
Dahil sa inggit. Oo, dahil sa inggit. Hindi dahil sa Facebook Live. Alam mo, ang lalim ha. Mm-mm. Hindi ko kinakaya yung kalaliman ng ano ha. Walang makadate ngayon itong kaibigan natin. Susunod ang ikalawang bahagi ng kwentong ito ni Jeje at ni Aldrin sa Dear M.O.R. Dear M.O.R. Popoy at Tony, nang mag-sem break kami ay inaasahan ko na na mas dadami pa ang oras ni Aldrin para magkita kami. Edi more time, more pictures together pa. At mega marami akong mapopost na pictures sa FB ko na dates namin ni Aldrin. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang sumira sa lahat ng pantasya kong ito. Kailangan talaga namin lumuwas ng probinsya dahil nga dun sa sakit ni Lolo. Tsaka gusto ko ming makita lahat dahil nga may posibilidad na mawala na siya. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Lolo mo yun. Girlfriend mo lang ako. Pero naman eh, pagtatalunan pa ba natin to? Naiintindihan naman kita. Kaso, yun nga, hindi mo naman maalis sa akin na sumama yung loob ko. Akala ko naman kasi dadami na yung dates natin ngayong sempre. Kaya mo, pagbalik na pagbalik ko, babawi ako, okay? Okay. Pagdadasal ko na lang po si Lolo mo. Salamat, Be, ah. The best ka talagang girlfriend. Thanks much, Be. Mama. Sige, Be. Babay na po. Mabiyahin na kami. Okay po. Ay, kakainis pa rin para kini. Saan bunding mawawala si Aldrin? Ay, miss ko siya. Ay. Jeje Bes, nakakakilig yung movie na napanood natin, no? Ha? Huh? Ayos lang. Ay, nako talaga. Inis ka pa rin ba dun sa kailangang pagluwas ni Adrian sa Cebu? Eh, sino ba naman kasi hindi maiinis, diba? Ayan, tuloy. Nagmukha akong third wheel / chaperone / saling ketket sa date ninyo ni Kester. Jeje naman, akala ko naiintindihan mo na yung kalagayan ni Aldrin eh. Pero hindi ko pa rin naman kasi maiwasan na mami siya, di pa? Lalo na sa panahon ngayon na nakikita ko na ang sweet-sweet niyo ni Trina. Samantalang sa akin, wala man lang naglalambing na jowa. Lalo na nung niyakap ka ni Trina nung kinilig siya sa eksena ng sine. Kaya panahon natin kanina. Ay, oops. Teka lang. Tama na ang rant, ha? Kaya mo hindi na-enjoy yung palabas dahil sa init ng ulo mo at tampururot mo kay Aldrin yung pinapairal mo. Pwede ba ha? I-let go mo muna yung inis at tampo mo sa boyfriend mo, okay? Saka siya. Ang picture na muna tayo. Yun! Kesir ko na mukha kami ni Trina ng picture. Oh, sige. Oh, compress kayong dalawa. Mm-hmm. Okay, smile! Smiley, smiley! Ayan. 1, 2, 3! Ay, bes! Ang ganda natin dito. Upload ko na ha. Pero ano kaya maganda caption? Beshi's night out. Oh, walang dating bes, hindi like worthy. Eh ano? Ah, alam ko na. No pain, no gain. Ayan. Ay, teka lang, wait. Anong connect niyan sa picture natin, Aber? Mema lang, ganun? Mema caption lang, ganun? Bes, may connect yan. Ang ganda, pinaghihirapan. Oha, oha, diba? Ay, naku. In fairness, ang witty mo doon. Ako pa ba? Je. Himala. Himala? Bakit? Anong nangyari, Kester? Si Aldrin, nag-comment sa picture natin dito sa sinihan. Huh? Ayan o. Hi, bebe, jeje ko. Miss na po kita ng sobra. Gusto ko na pong lumipad agad pabalik ng Manila. Makasama lang po kita. Wow! May ganon! Ay! Uy, miss ka na raw ng bebe mo. Ewan ko sa kanya. Uy, oh! Nag-wall post pa sa'yo! Ingat ka dyan, bebe ko. Wala man ako sa tabi mo, isipin mo na lang na kasama mo ako dahil nasa puso mo ako. I love you! Naka naman! Iba na to! Ngayon lang nag-post si Aldrin na ganitong kachisi sa FB, ha? Uy, ha? Daming likes at puso agad! Uy, teka. Ito pa, oh. Wala man ako sa tabi mo ngayon, hindi naman mawala ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi naman nawawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sorry na po. Ay, beso! Tingnan mo! 100 likes ka agad! Patawarin mo na. Sige na, oh. Nag-sorry na, oh. Oo naman. At saka, sa FB pa nag-sorry. Oh,
Di ba yun naman yung gusto mo? Tama. Teka, sandali. Oh, bakit? Ano yung JJ? Ha? Ah, wala. Nakita lang ako naglakad banda dun sa kabilang sinihan. Akala ko, kakilala ko. Ano nga pala yung sinasabi nyo? Wala, pero tanong ko lang, JJ, ha? Anong pinakaya mo sa tropa ko at naging makeso siya sa'yo, ha? Ewan ko dyan, baka natauhan lang. O sige, ano na pala ako sa inyo, ha? Ha? Ay, teka, saan ko pupunta? Eh, wala na ako sa inyo. Magsasariling lakad na lang ako. O siya, bye! Popoy at Tony, isang buwan ngang nasa Cebu ang pamilya ni Aldrin para sa lolo niyang may sakit. At sa loob ng isang buwan na yun, ay doon mas naging active si Aldrin sa pagpo-post sa FB ng mga paghingi niya ng sorry sa akin at pag-status ng mga love notes o love messages para sa akin na hindi niya dating ginagawa. Pero masyado akong naging busy sa pamamasyal at pagkuha ng mga pictures na pwede kong gawing profile picture o cover photo sa Facebook. Ay halos hindi ko na rin nga nababasa ang mga status at messages sa akin ni Aldrin. At nang makabalik nga siya ng Maynila. Jeje, anak. Ma? Jeje, ano ka ba? Mabain mo nga si Aldrin at gusto ko makita. Mami, tutulog pa yung tao eh. Mapabalikin mo na lang siya mamaya. Hindi. Harapin mo na siya at ako'y maghahanda ng almusal ninyo. Itong batang to, tanghali na, gising na. Opo, ito na po, babango na. O siya, pupunta muna ako ng kusina para magluto, ha? Okay, ma. Makapag-selfie nga muna. Caption na natin. Hashtag woke up like this. Acheche. Ayan, uploaded na. Uy! May pumusot ko moment agad, ah. Si Aldrin? Teka. Comment. Wake up, sleeping beauty. Your prince charming is waiting. Ay, naku. Ang aga-aga na naman kasing dumalaw, eh. Nakababa na nga lang. Good morning, be. Good morning. Pwede ko bang mahaligan ng prinsesa ko? Aldrin, please. Bagong gising ako. Hindi pa nga ako nagtututbrush, oh. Sa pisngi lang. Eh, paala ka. Bakit ka ba nandito? Namiss lang kita na sobra. Alam mo bang, nung nasa Cebu ako, ikaw palagi yung laman ng isip ko? Mas nag-aalala pa ako sa'yo kaysa sa lagay ni Lolo, eh. Kaya ang sabi ko, pagka-uwi ko rito sa Manila, pupuntahan kita agad para masilahan ko ang maganda mong muka. Ikaw ba? Kumusta, be? Ako? Ayos lang. Masaya. Teka, bakit parang wala ka sa mood kausap? Galit ka pa rin ba sa akin? Ha? Hindi ah. Okay na ako, actually. Talaga ba? Para kasing hindi pa eh. Paano mo naman nasabi? Eh, kasi, ang tamlay mo ngayong kausap, parang irita ka pa sa akin eh. Eh, kasi naman eh. Naantok pa ako tapos ngayon ka dadalaw dito sa bahay. Sino hindi maiinis? Ganun ba? O sige, babalik na lang siguro ako mamaya pag okay ka na. Pahala ka. Jeje, Aldrin, nandito na yung break. Saan pumunta si Aldrin? Wala, babalik na lang daw mamaya. Saka pwede ba ma? Pakasabi pag bumalik si Aldrin mamaya, sabihin mo umalis ako. Ha? Bakit ba nag-away na naman kayo? Hindi. Hindi raw, kilala kita anak. Bakit ka nagkakaganyan sa boyfriend mo? Basta ma, pwede ba? Huwag na lang po kayo makialam. Matutulog muna ako. Aba, itong batang to ah. Natuto ng sumagot ng pabalang. Hoy, Jeje, bumalik ka rito! Oh, bumalik ka. Bakit ka napadala ulit? Mag-usap tayo. Teka, tungkol saan? Seryoso ka? Hindi mo alam? Ang alin? Anong hindi ko alam? Ito, tingnan mo. Ano ba, Aldrin? Bakit nalalapit mo sa mukha ko yung cellphone ano, mo eh? Ano, natigilan ka, ano? Ha? Saan mo nakuha yung mga yan? Hindi na importante kung saan galing ang pictures na to. Aldrin, ano? Aldrin, magpapaliwanag ako. Papaliwanag?
JJ, huwag mo na akong paliwanagan dahil kitang-kita naman sa mga pictures na yan na niloloko mo ako. Sabi mo nga sa akin, kailan mo pa ako niloloko? Kailan pa kayo nagkikita ng ex mo si Ryan? Sabi mo! Aldrin. Aldrin, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Kasi nung panahon na yan, inis na inis ako sa'yo dahil nga, dahil wala ka sa tabi ko. Kung alam mo lang yung sobra akong mangungulila sa'yo ng mga oras na yan. Kung alam mo lang kung gano'n ko hinahanap-hanap yung presence mo. JJ, saan ba ako nagkulang? Kinontak naman kita sa Facebook ah. Tinatawagan din kita nun maya't maya. Sinubukan ko mas maging active sa Facebook para lang subaybayan kita kahit na magkalayo tayo, na wala lang ako saglit, na ipagpalit mo na ako. Aldrin, Aldrin, sabihin mo nga, ganyan ka ba kababaw? Ganyan ba kababaw pagtingin mo sa akin? Na dahil hindi ko nagagawa ang gusto mo, nagawa mo akong lokohin at ipagpalit na lang ng basta-basta. Aldrin, hindi sa ganun. Ano, JJ, ano? Aldrin, minahal kita. Sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Pero kasi, nang di sinasadyang magkita kami ni Ryan sa mall, nang minsang sinamahan ko si Trina sa kasi Kestrel na manood ng sine, doon ko na-realize na hindi pa pala ako totally nakaka-move on sa kanya. Na may natitira pa pala akong pagmamahal dito sa puso ko para kay Ryan. Kaya nasundan pa yung mga pagkikita namin yun ng maraming beses. Sorry. At ako, JJ, paano ako? Ano ako sa puso mo? Aldrin, Aldrin, I'm sorry. Mahal kita. Mahal kita. Pero mas pinipili ko si Ryan. Kaya makalis ka na. Popoy at Tony, ang mga pictures na ipinakita sa akin ni Aldrin ng araw na yun ay ang mga stolen shots namin ni Ryan isang araw na nagkita kami at nag-date sa isang mall. Hindi ko noon namalaya na sinundan pala ako noon ni Kester na nagkataong nandun din sa mall na yun. Nagtaka at nagduda kasi ito kung bakit may kasama akong ibang lalaki. Sa mga larawan na yun na nakunan ng kaibigan kong si o ng kaibigan namin ni na si Kester, kitang-kita ang HHWW namin ni Ryan o holding hands while walking. Ang pagkain namin sa isang restaurant, ang pagkakaakbay ni Ryan sa akin habang papasok kami sa sinehan. Ang lahat ng mga larawang ito ay sinend ni Kester sa boyfriend kong si Aldrin. This time, tuluyan na nga kaming nag-break ni Aldrin. Akala ng marami kong FB friends na nagpalit ulit ako ng relationship status sa FB ng single ay papalitan ko ulit ito agad ng in a relationship katulad ng dati. Pero hindi nangyari yun. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Aldrin. Oo, mahal ko pa si Ryan. Ito ang na-realize ko nang makita ko siyang muli. Nang hindi sinasadya sa mall nang manood kami noon ng sine ni Trina at Kester. Mas mahal ko siya ng higit kesa kay Aldrin. Mas mahal ko si Ryan kahit na nagawa niya akong lokohin noon. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ay pumayag akong maging pangalawang girlfriend niya. Dahil sila nang ipinalit niya sa akin na si Karen. Hello, Ryan. JJ, ba't napatawag ka? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag ngayong araw kasama ko si Karen. Bukas na tayo mag-usap. Ryan, please. Huwag mo akong mabahan ng telepono. Please naman, oh. Eh, ano ba kasi yun? Bilisan mo na. Magtataka na sa akin si Karen. Ang tagal ko nang nawawala. Ryan, buntis ako. Ha? Nagmuka yung... Teka, sigurado ka bang akin yan? Baka naman sa pipitsugin mong boyfriend yan, ha? Sigurado ako sa'yo to, Ryan. Wala pa nangyayari sa amin ni Aldrin at isa pa. Hiniwalayan ko na siya para sa'yo. That's my girl. O siya, bukas na tayo mag-usap, ha? Okay? Okay. Asa ako, tawag mo, ha? Thank you.
Diba naman tong phone ni Ryan? Bakit cannot be itch na? Patawagan nga yung papa niya. Hello? Hello, Tito. Si Jeje po to. Jeje? Oh, iya. Kamusta? Okay naman po. Siya nga po pala si Ryan po. Hindi mo ba nabalitaan? Ha? Ang ano po? Lumipad na patungong Taiwan ang anak ko. Ano? Kinuha siya ng mama niya mga 2 years pa bago siya makabalik dito. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Hello? Jeje? Nandiyan ka pa ba? Hello? Hello? Hindi niya ako pwedeng iwan. Hindi. Popoy at Tony, hindi ko may paliwanag ang sakit na nadama ko ng mga oras na yon. Sa pangalawang pagkakataon, pinagtaksilan at niloko ko ni Ryan. At ako naman itong si Tanga, muli na namang sumakay sa mga panluloko niya. Pagkatapos kong mahimatay ay sinugod ako ni Mama sa ospital. Nalaman ng doktor, nabuntis ako. Pero pinakiusap ko sa kanya na huwag mo nang ipaalam kay Mama ang tungkol doon. Dahil sa totoo lang, hindi ko pa alam kung handa na ba akong maging isang ina. Dahil may mga pagkakataon na iniisip ko na ipalaglag ang bata. Alam ko sa puntong ito, masasabi ninyong napakasama kong tao. Napakasama kong babae. Pero naisip ko, ako ang may katawan nito. Karapatan kong gawin ang tingin kong makabubuti para sa akin. At choice ko kung dapat ko bang buhayin ang bata na nasa sinapupunan ko. Dahil naisip ko, hindi ko kayang mag-isa na harapin ito. Tinakasan ako ni Ryan na siyang ama ng dinadala ko. Lumipad siya papuntang Taiwan marahil para hindi niya harapin at akuin ang responsibilidad na ito. Marami pa akong pangarap sa buhay, Popoy at Tony. Bata pa ako sa ganitong kabigat na responsibilidad. Sa aking pag-iisip ay naalala ko si Aldrin. Bumalik sa alaala ko ang mga ginawa niya noon sa akin at na-realize ko na sobra niya pala akong minahal. Hindi ko lang noon nakita ang laki ng pagmamahal niya dahil masyado akong naging mapaghanap. Hinanap ko sa kanya ang paraan ng pagmamahal na naranasan ko noon kay Ryan. At dahil sa kagustuhan kong maging katulad siya ni Ryan, ay hindi ko napansin na mas higit pa ang pagmamahal na naibibigay sa akin ni Aldrin kaysa kay Ryan. At mas sobra pa kaysa sa pag-ibig na nagawa kong ibalik kay Aldrin. Sinayang ko lang at binaliwala ang lahat dahil sa mali kong desisyon. Inaamin ko si Aldrin ang aking the one that got away o yung taong pinangihinayangan ko kung bakit ko pa pinakawalan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Popoy at Tony, at sana ay makatulong ang sulat kong ito para sa mga kabataang nasa katulad kong sitwasyon na naguguluhan din. Sana rin po ay mapayuhan niyo ako sa pagsubok na kinakaharap ko ngayon. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Jeje. Hashtag Dear MOR, pusuan mo. Napaka-interesante talaga. Napaka-interesting. Naksa. Alam mo, itong naiintindihan ko na yung hashtag natin. Oo, pusuan mo. Hashtag, ano yan, Dear MOR, pusuan mo. Ayun naman pala. Napusuan pala sa sinapupunan. Yun. Buntis. Na-target ng husto. Ito, basahin na muna natin ang ilan sa mga reaksyon mula sa Twitter. Sabi ni Grace Caceres, hindi dahilan si Ryan para idamay mo ang bata. Buhayin mo ang bata dahil may rason kung bakit siya dumating sa buhay mo. Kasi ito,
ito, may pagbabanta si ano, si Jeje na ipalalaglag niya yung bata. Naiisip niya. At katawan niya raw yun. Alam niya kung ano. Hindi niya gagawin yan. Don't do it. Hindi kakayanin ng konsensya niya yan. Walang kinalaman yung bata, walang kasalanan yan. Ba't may dadamay, di ba? Don't do it, please. Oo, si Maui Tagle naman, hashtag Dear MOR, pusuan mo, hindi solusyon ang ipa-abort ang baby. Mas malaking problema yan pag malaking kasalanan sa Diyos. Okay, face your problems. Pag ginawa mo, ayan, kasalanan sa Diyos. Nick Ignacio, hindi ka masamang tao. Kulang lang sa sense of responsibility and maturity. Kaya mo yan. Learn from it. Si Joanne Mabignay naman, sabi niya, hashtag Dear MOR, pusuan mo. In a world where everyone is overexposed, the coolest thing you can do is maintain your mystery. Oy, do not share everything in public daw. Sabi naman ni Sai Tiham, sad ending si ate, masyado nag-expose sa kaka-post sa FB. Hindi inappreciate ang reality na karma katuloy. Ngayon, mag-isa kang magtataguyod sa baby mo. Be independent na lang po. Pero kita mo ha, ito lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga highlight niya na magaganda, ipinost sa FB. Manonood ng sine. Magkakape sa the aircon at may free wifi na mga mamahaling coffee shops. Kape. Ayan, pero yung pagbubuntis niya, that is supposed to be a highlight sa pero buhay ng isang niya. Babae. Bakit hindi? Ba't hindi niya ine-highlight at hindi niya sinasabi kahit dun man lang sa nanay niya? Ipinatago niya rin sa doktor. Kung gaano ka ka-open nung umpisa, bakit ngayon biglang ang dami mong gustong itago? Yan. Diba? Si Ivan Jerome Sadiasa, sabi niya, ayan na, Jeje. Lesson learned, ha? Galit na galit ka kay Ryan dahil niloko ka. E, nanloko ka din naman. At gamit din si Ryan. Mm-hmm. Ayan. Barbie Garcia, ang lesson, huwag baliwalain yung mga bagay o tao na nasa iyo na at binibigyan ka ng importansya. Hindi kasi siya nakontento kay Aldrin kasi hinanap-hanap niya yung kapareho niya. Si Ryan kasi pareho sila eh. Naging expressive, standard niya kasi. Diba? Expressive sa pagmamahal sa relationship nila. Lalo-lalo na nga sa social media. Uh-huh. So, naghanap siya ng ganung klase ng lalaki na they have, you know, something in common. Okay. Na wala talaga kay Aldrin dahil si Aldrin ay ibang-iba. Hindi masyadong nagsishare sa social media. Uh-huh. So, siguro ang pakiramdam nitong si Jeje eh, hindi siya masyadong mahal. Yung nagkaroon sila ng problema, I think to sa standard kung paano nila patutunayan sa isa't isa yung pagmamahal na yun. Ano bang klase yan? Yan ba yung kailangan na raramdaman, nakikita ng ibang tao na nilalike nila o yung kayo na lang mismo, exclusive yung pagmamahal? Alam mo, marami ganyan. Di ba yun mas magandang ilike? Yeah, kahit maraming... hindi ka po, kahit na walang wifi, yung gusto mo, yung pagmamahal ng isang tao, na alam mo gusto personal. Ko kung paano mo kumahalin. Diba? Yung sabi personal. Mo sa kanya yan, iparamdam mo sa kanya hindi yan. Hindi mo kailangan isulat at i-click. Hindi one click away, hindi ganyan. Walang delay. Sa wifi. Oo. Tapos yun nga, kasi marami ganyang relationship. Yung mapinapabayaan na lang nating kainin na nga ng social media. Hindi lang sa romantic relationship. Ha? Pati pa relationship sa pamilya, sa kaibigan. Lahat nakabase na sa social media. Yung bang hindi na kami close kasi sa social media lang kami nagkikita. Yung ganyan. Wala nang mga personal na pagkikita. Nagsusulat ka pa ba dyan? Pero alam mo, that's one thing na ina-admire ko sa generation noon eh. Nung hindi pa masyadong bongga ang social media. Kasi mas I think nasukat yung pagmamahal sa isa't isa o yung pagmamahalan because nakasurvive without social media. Yan. Kaya ngayon, from time to time, alam nyo, mag-ano pa rin kayo, mag-date pa rin kayo na hindi hawak ang inyong mga, para sa mga kabataan ngayon, bitiwan nyo mga cellphone ninyo, i-appreciate nyo kung ano yung, alam nyo, hindi nyo kailangan picturean. Hindi nyo kailangan picturean. Alam mo, tsaka nakakainis din minsan, nakakaabala. Uh-huh. Nakakaabala yung mga picture dun sa mga moments, sa mga memories sana, na magaganda, na pwedeng, alam nyo, hindi kailangan ng memory card yung pinakamaganda memory sa buong mundo. Yung memory nyo mismo yan sa utak ninyo. Alam mo, nung Friday, umattend nga ako ng school activity nung si Athena, yung anak ko. Nung nag-perform na yung mga bata, yun lang di ko magustuhan. Lahat ng mga magulang, cellphone na yung nakikita mo. Hindi nila na-appreciate yung performance talaga. Ito yung sinasabi ko.
in person, pumunta pa tayo in person doon. Uh-uh. Eh bakit na hindi na lang natin panoorin kung paano nag-perform yung anak natin? At i-share na lang yung video, di ba? Mas gusto mo pang ano, mas gusto mo pang sa video lang, doon ka nakatingin, imagine. Mm-hmm. At samantala nandiyan talaga yung bata, sumasayo sa harap mo. Sabi ko, anong problema mm-hmm. dito sa mga magulang na to? Mm-hmm. Alam mo kung anong problema? Mas mm-hmm. bata sila sa akin. Mas bata sila, sila yung mga millennials. Ah, sila yung mga millennials. Kaya siguro ganoon. Pero hindi naman natin kinukutya, mm-hmm. o, diba? Hindi naman natin na kung talagang ganyan kayo, ma-share sa social media. Well, siyempre, proud ka. It's also proud ka. A matter mm-hmm. of acceptance, diba? Kung meron kayong karelasyon na ganyan, masyadong ma-share sa ano, nakilala nyo naman ng ganyan, tinanggap nyo naman, minahal nyo naman ng ganyan, eh, I don't think it's also going to be an issue. Dapat mm-hmm. hindi rin maging issue sa inyo yon at hindi nyo po pwedeng isumbat sa isa't isa. Oo. 'Di ba? At yung kung relasyon mo naman ay hindi naman nga ma-share sa social media, alam mo naman 'yon from the very start. Wag dapat maging issue. Oo, hindi mo rin dapat i-ano sa kanya na i-like mo yung picture ko o kailangan ganto tayo sa social media, pero kailangan expressive ka. Pero ikaw ba kung sakali nga nabuhay tayo sa ganitong panahon na ang boyfriend mo o ang girlfriend mo ay gusto niya, isa ka sa mga una magla-like. Mm. Isa ka sa mga una magko-comment, inoobligahan ka ng ganyan. Magtatagal ka ba sa loob ng relationship? Palagi ko hindi ko siya magugustuhan in the first place. Mm. pero kasi kapag ka ganyan ang boyfriend mo o ang girlfriend mo, masyado kayong ano to, yung nakabase sa social media. Uh-oh. Alam niyo ano, tama nga yung term kanina, pa-famous. Pa-famous. Pasikat lang yan. Tsaka naniniwala ka ba doon sa ano, yung mga sabi nga nila, 'di ba? Yan yung mga for show lang yan. Oh. Yung mga nagpo-post ng mga happy si ganto, happy sa ganyan, masaya ako sa buhay ko. Why do you have to brag about it if you're really happy? Mm-hmm. Kailangan mo talaga, oh yeah, sige, paminsan-minsan, but kung everyday na lang, pinopost mo na ganyan ka, maniniwala pa kaya yung mga tao? Masaya ba talaga ang to? Ang ibig sabihin niya, kinukumbins, gusto niyang kumbinsihin yung mundo. Oo, na alam masaya siya. Sa psychology siya. Na ganyan eh. Oo. The more na parang masaya yung pagpo-project niya sa sarili niya, mm-hmm. the more na nahahalatang hindi talaga siya masaya. Mm-hmm. Dahil kailangan niya ng approval ng yes. society. Kailangan ng approval ng mga peers, ng mga Uh-oh. Kaibigan. At huwag niyong gagawin din. Yung mga, ang dami kasing ganyan, isusurprise yung ano, yung karelasyon, isusurprise yung ganito. All for social media. Ay, nako. Okay lang, gawin niyo yan. Para dun, ano? Kung gusto mo talagang gawin. Pero kung napipilitan ka lang, dala ng pressure ng social media, alam mo yung mararamdaman mo rin kung stage lang eh, di ba? Yung hindi totoo. Meron pa nga yung mga kasal-kasalan ngayon. Yung mga ganyan. Mga proposal. Mas nag-worry sila kung paano maganda ang kuha ng ang mga mahal ano, kaya ng mga package na ganyan. Ang mahal ng daang libo. Kung magkano raw kunin yung ganitong klase ng grupo para makuhanan yung wedding nila o yung proposal nga lang. Alam yun mo, yung mga pinoproblema, hindi yung laman ng proposal na yun. Actually, may mga ano, may mga na-attendan nga akong mga weddings, di ba? And then they let the photographers, the videographers to dictate what's going to happen. Doon ako naiinis. Na, okay lang, ganito. O, teka lang, wait lang, sandali lang. No! Alam mo, pag ako nag-host ng mga ganyang wedding, you capture what is happening. Mm. Do not dictate kung ano yung pwedeng mangyari at maganda sa picture. Yan yung mga magagaling na mga photographer. Oo, hindi mo kailangan diktahan, di ba? Na kailangan dahan-dahan tayo maglalakad, ganyan. Hindi ganyan. Ang pangit. Nawawala yung ano, yung kahalagahan pagiging at pagiging solemn kung bakit nyo ginagawa at bakit kayo nagpapakasal. Nako. Eh, oy, maraming apektuhan, no? Oo, ang tatay ko nga ay pare. O, ganyan din. Yamot na yamot. Diba? Kapag kayo mga picture-picture na ganyan, tapos sabihin, wait lang, hindi. Kiss the bride. Lahat to. Kailangan kayo ang ready, hindi yung ano, yes. yung mag-asawa. At kaya lahat tayo nagkakaganyan. Well, I think siguro everybody's guilty about it, diba? Kung ano yung maganda sa picture, ano yung magandang i-post. Mm-hmm. Hindi dapat ganun. Yan. Pero kung saan na nga tayo napunta. Pero ito lang ha, para sa mga bata, ito para sa mga kabataang Pinoy. Mm-hmm. Yan, ang tingin ko kasi ang buhay talaga hindi parang FB. Uh-huh. Yan, dahil yung iba talaga nabubuhay ng dahil sa FB. Sabi ko nga kanina may nade-depress. Mm-hmm. Dahil wala masyado nag-like sa FB comment niya o sa mm-hmm. status niya. Ganyan. Mga bata ha, ang buhay hindi parang FB yan. Hindi dapat like lang ng like o puso lang ng puso. Dahil kapag nagkamali ka sa buhay, walang unlike ba dislike?
Unlike o dislike button na pwedeng pindutin. Katulad nito, nagkabuntisan na. Sad face lang ang pwede mong anuhan. O paano mo ngayon na babawiin yan? Mm. Walang backspace, basta-basta. Oh, oh. Mahirap. Pero, oh, ako naman, sa'yo, hindi parang ano, no? Hindi parang FB. Ay, babalik na rin ko naman sa akin yan. Hindi parang BF. Ang relasyon, sa akin naman ang relasyon, dapat parang social media. Uy! Secured. Oh. Secured kayo sa pagmamahal nyo sa isa't isa. Diba? Para hindi na iskandalo. Oo. Para hindi na iskandal. Mas importante yung kayong dalawa, kung ano yung nararamdaman nyo sa isa't isa, hindi yung kung ano yung ipinopost nyo. At kung ano sasabihin ng iba. Ibang ano maging reaction nila. Yeah. Puso ba yan? O like, o smile, o angry face? Kamusta naman face? Yung mga pumuso na sa ano sa picture natin? Ilan na ba? Teka, tingnan natin. Sige, update natin. Nakasama nyo nga po, DJ P, DJ Popoy, that's my guwapo Popoy. Ako naman, si Tony.